What's up mga kapenyo? Ito meron na naman tayo panibagong reaction video kung saan binigyan ko ng comparison dito Mr. Chulz TV laban kay King ng Brusco Bros. At makikita natin sa mga sparring partner nila at sa mga galawan nila mga kapenyo para magkaroon tayo ng konting idea kung sino ba talaga yung mas lamang dito sa dalawang to. At syempre, laban na nila bukas ng 7pm mga kapenyo. Sabay-sabay natin panoorin yun lahat at tayo yung sumuporta kay Mr. Chulz. Syempre, mabuhay ang mga Bisaya, mga kapenyo. Alam kong kayang-kaya to ni Mr. Chulz. Pero syempre, mahirap pa rin yung kumpiyansa tayo dahil syempre, may galawan din tong kalaban niya ngayon, si King ng Brusco Bros. At dito kaya, mapagtanggol kaya ni King o may paghiganti kaya niya yung kuya niya na si Russell o talagang sadya makakaya pa rin ni Chulz itong labanan nila parating ng Battle of YouTuber. So tara mga kapenyo. At syempre, nice ko lang muna i-shoutout yung dating kasamahan ko sa trabaho na si Kobe Lapigue. At syempre yung mga kasama niya sa trabaho na MechTech Boys. Yan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsuporta mga kapenyo at mga solid kapenyo ko dyan. Syempre lalong-lalo na sa mga solid nating kabisayaan. Anyway, tara simulan na natin itong comparison nila mga kapenyo. At ako'y sobrang excited na ako sa mainit na laban na to para bukas ng 7. Pansin ko lang sa galawan ni King, medyo mailag siya pero ang suntok niya walang diin. Kalaban niya yung malaking tao, mas malaki talaga sa kanya. Pansin ko, may mga ilang suntok siya doon sa malaki pero parang walang diin mga kapenyo, hindi ganun madiin ang suntok niya. Unlike kay Chulz na pag sumuntok si Chulz, talagang parang solido. Pero syempre, tignan pa rin natin yung ibang mga comparison kung talaga bang pwede to si King na pumalag kay Mr. Chulz TV. Naman natin mga kapeyo sa last clip talagang hinabol na siya nung dambuwala. Talagang sa tingin ko pagka minama ni ni Chulz TV yung talagang inano niya yung kinalabaw niya, feeling ko hindi makakapalag to si si King ng Brusco. Kasi kung mapapansin natin sa sparring na to, yung malaking tao tinatamaan niya nung sinusuntok siya nung malaking tao, nakakailag siya. Mukhang maliksi to si si King. Ang kailangan lang sigurong gawin dito talaga ni Chulz TV, i-pressure niya, talagang sugurin niya ng sugurin. Feeling ko yun yung magiging susi or pwedeng magbitaw si Chulz ng mga konting jab lang niya. Kasi matangkad naman si Chulz, maaabot niya to kahit pasibihin natin na mailag si si King, matatamaan niya to. Yun siguro yung pinakasusi dito, yung kalabawin niya kasi malaking tao si Chulz TV, so pwede niyang kalabawin to. Feeling ko hindi naman madiin yung mga suntok ni King, 'di ba? Syempre iba yung sa video, iba yung sa talagang aktwal na labanan mga kapenyo. Pero panoorin pa natin yung ibang galaw ni King dito. Galing umilag ni King. Umiilag talaga siya ng mga suntok. Hindi nakakatama yung malaki. Kaya sa tingin ko dito, pag pinaabot ni Chulz TV to ng fourth round at nakuha ng judge, feeling ko tagilid dito si Mr. Chulz. So kailangan talaga ni Mr. Chulz dito ma-knockout niya. Kailangan maubos niya ang stamina nito ni King. At kailangan niya talagang sugurin, bugbugin. Talagang parang yung ginawa ni Boy Tapang kay Russell. Talagang una palang round, nagbubugbuga na silang dalawa at nagsasabayan na sila.
Kasi kung pagbibigyan ni Chulz TV to ng medyo distansya, makakapuntos na makakapuntos to dahil magaling nga umilag sa mga suntok. So kung susuntok si King, may ilagan niya. So makikita ng mga judges yon na talagang lahat ng suntok ni Chulz ay may ilagan ni King. Ang judges, mata ng judges, wala ganong suntok si Chulz. So kailangan talaga dito mga kapenyo, pasukin ni Chulz. Ubusin niya ang stamina, talagang banatan niya ng banatan para maano, mahingal siya, mahingal, mawala yung ano niya, mawala yung gameplay niya. Pag ganun ang ginawa ni Chulz dito, paari tayong manalo, no, mga kapenyo. At alam naman natin na batak si Mr. Chulz TV kasi nagko-construction si Mr. Chulz. Pero syempre, iba pa rin ang boxing, mga kapenyo. Pwedeng anytime magbago ang laro pagka napuruhan ka. So talagang dito, kailangan pagdasal natin, mga kapenyo, na si Chulz. At syempre, pagdasal din natin si King na sana walang mangyaring masama, diba? Labanan nila. At sana talagang sports lang, mga kapenyo. Panoorin pa natin ibang clip. Pero kahit tinatamaan niya ng solid, parang binabaliwala lang nung matangkad. Eto mga kapenyos, sa pananaw ko lang, sa opinion ko lang, parang hindi talaga solid yung mga suntok ni King. Even though sumusuntok siya, pero parang walang laman, walang ano, walang sakit, no? Kasi pumapasok pa rin ang pumapasok yung ano eh, yung malaki. So yun nga sinasabi ko dito sa inyo mga kapenyo, pag dumating to sa judges, sa puntusan, pwedeng matalo talaga dito si Chulz kasi magaling umilag yung King. Pero kung mamamain ni Chulz TV, kung kakalabawin niya eto si ano, si King, dahil nga maliit to, pwedeng pwede na ma-knockout to si King. Pwedeng pwede na bumagsak talaga to kasi mamamain ni Chulz TV to eh. Pwede niyang pasukin ng pasukin talaga. Pag hindi ginawa ni Chulz TV yon, talagang ano tayo dito, dehado tayo dito, no? Pero alam naman natin na batak din si Chulz. Alam kong kayang-kaya to ni Idol Chulz. At syempre, winel train din to nila Boy Tapang, no? Ka-sparring nga niya dito, mga kapeyo, madalas si Boy Tapang. So tara, punta naman natin yung side naman ni Chulz, kasama sila Teng Bisaya at Boy Tapang. Tara, panoorin natin. Yung nakita nyo yung painit nila ni Boy Tapang at Chulz, makikita nyo o mapapansin nyo may mga ilang suntok si Chulz na talaga solid. Naririnig nyo ba yung gloves pagka talaga sumusuntok si ano, si Chulz? Talaga makikita mo doon na merong diin yung suntok nito ni Chulz. Kaya nga ito yung sinasabi ko talaga mga kapenyo, na pag minama o pag kinalabaw ni Chulz TV to si King, walang magagawa to. Maniwala kayo sa akin mga kapenyo, pwede talagang bumagsak to si King. Pero pagka si Chulz TV napagod, pinabayaan lang niya maka-score na maka-score ito si King, dahil nga mailag tong batang to, pwede ritong manalo si King. Kaya kung ako kay Chulz, round 1 pa lang, round 2 pa lang, banatan na ng banatan, talagang gulpihin na, pasukin na ng pasukin, gaya ng ginawa ni Idol Boy Tapang, no? Yun nga lang, kailangan niya ng matinding stamina talaga. Pero sa feeling ko naman, dine-training ng maayos to ni Teng Bisaya. Yun yung pakiramdam ko mga kapenyo. Alam naman natin tayo mga Bisaya, hindi tayo papayag na basta-basta matalo. Oo, palagay natin mananalo si King dito, pero hindi siya makakapanalo ng hindi siya nabubugbog ni Mr. Chulz. Siguradong bibigyan din talaga to na matindi ni Mr. Chulz. Tara, talagang maganda ang laban. Uy, uy, ganda.
Mar. Nakita niyo yung mga kapenyo, yung solid na suntok ni Idol Boy Tapang. Talagang nung in-uppercut, nahuli niya si Chulz. Sapol talaga eh. Talagang naalog yung ulo ni Chulz doon. Pero bumilibaw kay Chulz, mga kapenyo. Kasi alam naman natin na solido manuntok si Idol Boy Tapang. Pero dito, nakita natin na hindi umalog si Chulz. Even though naalog ang ulo niya pero hindi siya nahilo. Nakita naman natin, sumuntok pa nga siya pabalik eh. Ano na lang yung kay King, di ba? Na walang hapde o walang diin ang kanyang suntok. Feeling ko talagang kaya to ni Mr. Chulz. Tapos pangalawa, pareha silang wala experience. Eto match talaga tong laban na to. Maganda talaga laban to. Kasi walang experience si Mr. Chulz sa amateur. Walang experience din si King ng Brusco sa amateur. So napakagandang laban ito. Kaabang-abang talaga tong laban na to. At match na match tong laban na to. Dito parang ako sa opinion ko lang mga kapenyo ha, huwag magalit sa akin mga Brusco Bros. Ang opinion ko dito parang makukuha to ni Mr. Chulz. Kasi kayang sumapo ni Mr. Chulz na suntok kay Boy Tapang. Paano na lang kay King? Kung sasapuin niya yung suntok ni King, feeling ko kayang-kaya lalo ni Mr. Chulz. Huwag lang mapuruan si Mr. Chulz ha mga kapenyo. Pero sa napansin ko dito sa sparring pa lang, yung mga suntok ni Boy Tapang sa kanya, yung binigyan lang ni Boy Tapang ng uppercut na tinamaan sa panga si Mr. Chulz, hindi nga siya na yanig eh. Gumanon lang siya, tapos bumanti pa siya ng suntok, sabay tumawa silang dalawa. So it means, kaya nito ni Mr. Chulz na sumapo talaga. At dito, napakaganda, syempre palaisipan sa ating lahat kung sino talaga yung mananalo. Pero, ang pinupunto ko lang kasi, wag lang siya mapuntosan. Hindi naman siguro mananakout dito si Chulz, pero wag lang siya mapuntosan. Kasi ang puntos talaga pag dumating sa judge, yun ang pabasihan ng judge, yun ang pwedeng manalo talaga. Kaya, Mr. Chulz, galingan mo, tatagan mo, talagang alam namin, kayang-kaya mo yan. Nandito lang kami sa likod mo mga Bisaya at manonood talaga kami sa laban mo. Huwag kang mag-alala, nandito kami sa likod mo. Sana mapanalo mo talaga to, Mr. Chulz, para sa ating mga Bisaya. Uy, sorry, boxing. Uy. Tayo kitang-kita natin no na bumitaw siya ng jab. Na-snap si Boy Tapang. Nakita nyo, umangat yung ulo ni Boy Tapang ng ganun. So talagang yung mga suntok ni Chulz, talagang may diin yung suntok ni Chulz. Nakita naman natin kung paano talaga umangat yung ulo ni Boy Tapang doon. Dito pagka itong nangyari talaga sa laban nila bukas, may kalalagyan talaga si King dito. Pagka talagang may mga diin ang suntok ni Mr. Chulz, magkakatalo pa rin dito mga kapenyo sa stamina talaga. Maaring nag-prepare ng husto rin si King, hindi rin siyempre papayag dahil katulad nga ng sinabi niya, nakita nyo naman sa last video ko, sinabi ni King doon na paghihiganti nga niya si Russell sa labanan ito. Feeling ko magte-training din talaga ng husto dito si King laban kay Mr. Chulz. Isa lang mapapayo ko kay Mr. Chulz, huwag magtitiwala. Ilagay mo sa 100% condition yung stamina mo, hatin na rin siyempre yung lakas ng suntok para pagka sumampa ka sa ring, talagang magbigyan mo na magandang laban to si King ng Brusco. So, syempre, di tayo pwedeng kumpiyansa mga kapenyo. Alam naman natin na si King magaling din siyang umilag at nakakasuntok din ng mga pailan-ilan sa scoring card. Good luck na lang, both of you. Nandito kami para manood at sana entertainment talaga yung mangyari. At sana lang, please, Brusco Bros, wala na mangyaring ano talaga,
laitan. At syempre, wala na rin sanang mangyari na may bias ang referee o may bias ang judge, 'di ba? Sana maiwasan 'yon para maganda yung kalabasan ng Battle of YouTuber, para naman hindi tayo kahiya-hiya sa mga ibang nagpapa-event, no, mga kapengyo. Kasi sa totoo lang, yung nangyari kay Boy Tapang at kay Russell, talagang malaki o sakit sa ulo talaga ni MG yung nangyari ron. Talagang nagkaroon talaga ng trash talka, lahat nagkasalitaan, nagkabitawan ng hindi magagandang salita. Talagang sana wag na lang itong mangyari ulit, mga kapengyo. Kayo, mga kapengyo, ano, sino sa palagay nyo mananalo? Sino sa opinion nyo? Mr. Charles TV ba? O si King ng Brusco Bros, mga kapengyo? Kayo, sa tingin nyo, sino yung mananalo rito sa dalawa? Ako kasi, sa palagay ko, si Mr. Charles talaga yung pwedeng manalo rito. Pero kung sa puntos na umabot ng 4th round, pwedeng may chance na manalo rin si King. So talagang palaisipan sa atin, mga kapengyo, kung sino talaga yung mananalo rito. Anyway, good luck both of you bukas ng 7pm, mga kapengyo. Siyempre, sa mga gusto tumalpak, mag-register na lang kayo sa Online Sabong International, mga kapengyo, para mapanood nyo rin. At ayun lang, mga kapengyo, maraming salamat sa lahat ng mga suporta. At siyempre, huwag nyo kalimutan si Waipo yan, mga kapengyo. At siyempre, huwag nyo rin kalimutan i-follow yung aking FB page, mga kapengyo, yan, para lagi kayo updated sa lahat ng mga i-upload natin video. At bago natin tapusin itong vlog na to, siyempre, nais ko lang muna i-shoutout si Kuya Mo, Tatan, Dutch Bowser, Kasokin Z, Master Hadski TV, Longest Swagger, Matador Vlog, Mauments, Maldesina Aris, John Patrick Jamil, Diaz Dodge Joker Hilaw Vlog, Lanet Francisco, JSTV Channel, Chris Gaming, at maraming salamat, mga kapengyo, sa laging pagsuporta nyo. At syempre, kita-kits ulit tayo sa aking mga next reaction video. Bye-bye! Take you there.